Sa gitna ng isang lawa, biglang lumitaw si Kevin at umalis sa lawa, lumalabas na hindi ito ang kanyang realidad. Naglakad siya sa kalsada at ini-activate ang bracelet para maglakbay sa ibang mundo, desperado na mahanap ang kanyang asawa. Nagsimula ang lahat ng ito mahigit isang dekada na ang nakalipas. Nawala ng trabaho si Kevin sa bangko, kaya pumunta siya sa bar para uminom at makalimot. Nilapitan siya ni Molly, dahil hinamon ito ng mga kaibigan na kausapin si Kevin. Nagsimula ang lahat sa prank ngunit mabilis na nagkapalagayan ng loob at nagsimulang mag-date, sa huli ay ikinasal at nagkaroon ng isang anak. Sa kasamaang palad, biglang nawala ang kanilang anak at ito ay nagdulot ng maraming problema sa kanilang pagsasama. Si Kevin ay na-stuck sa desk job na kinamumuhian niya, at si Molly ay naging lasenga. Isang araw, ang amo ni Kevin ay napuno sa ugali ni Kevin at sinabihan siyang magpahinga sa natitirang araw, nagbibigay pahiwatig na siya ay matatanggal sa trabaho sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay naipit si Kevin sa trapiko at tinawagan si Molly, na nauwi sa isa pang argumento. Habang abala siya, isang sasakyan ang bumangga sa kotse ni Kevin at siya ay nahimatay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Kevin at nakita niya ang mga taong tumatakbo sa paligid ng kotse na nagliliyab habang sinusuri siya ng estrangherong lalaki, ngunit muli siyang nahimatay. Ilang sandali pa ang lumipas at sa pagkakataong ito ay nagising si Kevin sa eskinita kasama ang parehong lalaki na nagbabantay sa kanya, na ipinakilala ang sarili bilang benefactor. Si Kevin ay patuloy na nakakarinig ng nagriring sa tainga niya, at nang siya ay tumayo, nahilo siya at muntik ng matumba. Malapit na siyang mawala ng malay kaya sinuntok siya ng benefactor para hindi siya mahimatay. Sa sandaling nawala ang naririnig na tunog, sinabi ng benefactor na mayroon siyang alok na trabaho para kay Kevin, binanggit na maaaring mawalan siya ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kinilabutan si Kevin na ang estrangherong tulad niya ay alam ito at sinubukang umalis, ngunit pagdating niya sa kalye, walang tao o sasakyan sa paligid. Naisip niyang tawagan si Molly o ang pulis, ngunit binanggit ng benefactor na hindi ito gagana at hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Sa wakas ay napuno, itinulak ni Kevin sa pader ang benefactor at hiniling na malaman kung saan nagpunta ang lahat, ngunit sinabi ng benefactor na si Kevin ang umalis. Pagkatapos, dinala si Kevin sa restaurant, kung saan ang lahat kasama ang may-ari at ang waitress na si Tina ay tila natatakot sa benefactor. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Kevin na ang benefactor ay si Satanas, at nang dalhin ni Tina ang pagkain, pinaupo siya ng benefactor sa tabi niya sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya ng kutsilyo. Ipinaliwanag ng benefactor kung paanong ang bawat desisyon na ginagawa natin ay lumilikha ng hindi mabilang na realidad kung saan ibang opsyon ang napili at ang kapangyarihan niya ay shifter ng mga tao. Ibig sabihin, ipinapadala niya sila sa ibang mga universo. Sa kaso ni Kevin, dinala niya siya sa lugar na ito, at bilang kapalit, pinadalhan niya si Molly ng asawang mapagmalasakit. Ang Molly sa realidad na ito ay pinaalis din matapos siyang bigyan ni Kevin ng espesyal na kwintas. Tumanggi si Kevin na maniwala sa alinman sa mga ito at humingi ng pruweba, kaya ang benefactor ay gumamit ng isang bracelet upang ipadala si Tina sa ibang dimensyon. Napaluhod ang mga magulang ni Tina sa kalungkutan habang si Kevin na nagulat ay lumayo sa mesa. Ipinaliwanag ng benefactor na mayroon siyang alok na trabaho para kay Kevin. Sa bawat realidad, mayroon siyang shifter para gawin ang kanyang demonyong gawain habang lumilipat siya sa universo, at gusto niyang maging isa si Kevin sa kanila. Tinanggap na ng mga Kevin mula sa ibang realidad ang alok, at nasa kanila na ang lahat ng gusto nila sa buhay nila, kailangan lang nilang ibenta ang kanilang mga kaluluwa. Ang benefactor ay nag-alok din kay Kevin na ibabalik sa kanya ang perpektong Molly, gayunpaman ay tumugon si Kevin sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa una, ang benefactor ay natawa, binanggit kung paanong ang Diyos ay hindi kailanman nagkaroon ng pakialam, ngunit sa huli, nagalit siya sa hindi pagpansin sa kanya at nawala. Nalilito pa rin, humingi ng paumanhin si Kevin sa pamilya ni Tina at pumunta sa kalye, kung saan nagsimula siyang matuto ng higit pa tungkol sa realidad na ito. Ang bersyon na ito ng lipunan ay nabubuhay sa ilalim ng totalitarian regime, at ang mga opisyal na nakasuot ng futuristic armor ay nagpapatrolya sa mga lansangan. Nang makita ng mga pulis si Kevin, natakot siya at tumakas. Lumipas ang oras at kinailangang umangkop ni Kevin sa bagong lipunan na ito at alamin ang kasaysayan nito. Nang ibabaw ang digmaan at puot sa lipunang ito hanggang sa halos masira ang mundo. Isang araw ay nagpakita ang mga shifter,
lihim na nagtatrabaho upang alisin ang sinumang itinuturing nilang problema tulad ng mga politiko, pastor, at sundalo. Milyon-milyong tao ang nawala at ang kapayapaan ay naibalik hanggang sa ang benefactor ay dumating din sa mundong ito at ang natitirang mga pinuno ay nagbigay sa kanya ng kontrol. Ngayon ang mundong ito ay walang pag-asa at walang pananampalataya at ang relihiyon ay labag sa batas. 5 taon na ang nakalipas simula nang mapunta dito si Kevin. Palagi siyang may sakit at kilala bilang ang Kevin na hindi pumayag, kaya gumamit siya ng peking pangalan para magtrabaho sa construction company. Ang tanging kaibigan niya ay si Gabriel, na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kanya. Isinulat ni Kevin sa makinilya ang anumang talata sa Biblia na naaalala niya at palihim na ipinamahagi ito sa pamamagitan ni Gabriel bilang isang paraan upang maghimagsik laban sa batas na bawal magdasal. Sa kanyang libreng oras, tumutulong si Kevin sa mga tao hanggat maaari, gustong gawing mas magandang lugar ang nakalulungkot na lungsod na ito. Karamihan sa parte ng mundong ito ay nawasak ng digmaan at karamihan sa mga tao ay naghihirap habang ang lihim na pulis ng benefactor ay namumuno sa mga lansangan gamit ang kalupitan. Sa pamamagitan ng paglilibot sa lungsod at paggawa ng kabutihan, tila nakikita ni Kevin ang maliliit na magagandang sandali na nagpapaalala sa kanya kay Molly at nagpapanatili ng pananampalataya niya sa Diyos. Sa kasamaang palad, kung minsan ang mga alaalang iyon ay nagiging bangungot na nagpapakita sa kanya ng paulit-ulit na pagkawala ni Molly at ng kanyang anak. Gusto rin ni Kevin na bumisita sa teatro para maranasan ang tinatawag na Via Viewing, isang live video na nagpapakita sa mga manonood ng nangyayari sa iba't ibang realidad. Ang may-ari ng teatro ay si Russo, na 4 taon nang hinahanap ang kanyang nawawalang pusa. May upuan sa harap ng screen, at nakaupo si Kevin na may remote control na nagpapahintulot sa kanyang baguhin ang realidad na nakikita niya. Ang layunin niya ay upang mahanap kung saan ipinadala ng benefactor si Molly. Kadalasan ay nakikita lang niya kung gaano kalupit ang ibang mga realidad, ngunit isang hapon, naging emosyonal si Kevin nang makita niyang muli si Molly. Sa mundong iyon, siya ay single mother na nagtatrabaho bilang nurse. Umiiyak, sinubukan ni Kevin na hawakan ang screen, ngunit namatay ang screen kaya kinailangan na niyang umatras at igalang ang limitasyon. Hindi nagtagal ay natapos na ang kanyang oras at nagmamadali siyang pumunta kay Russo para humiling ng higit pa, ngunit fully booked na ang schedule niya kaya sinabihan siya ni Russo na bumalik pagkalipas ng ilang araw. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Kevin ang maraming tao na nagpoprotesta sa tulay dahil hindi pinapayagan ng mga pulis ang sinuman na tumawid sa South End. Lumalabas na nakatakdang i-demolish ang lugar, ibig sabihin maraming mamamayan ang mawawalan ng tirahan. Biglang tumalon ang isang lalaki sa barrier at nilampasan ang mga pulis para marating ang gitna ng tulay kung saan bigla siyang nawala, ibig sabihin isa siyang shifter. Nagsimulang magpanik ang mga tao at nakipagtulakan sa mga pulis, dahilan para maghagis ang mga opisyal ng gas bomb at magpaputok upang paalisin silang lahat. Habang nagtatakbuhan ang lahat, na-corner si Kevin ng isang pulis na muntik nang bumaril sa kanya, ngunit sakto namang kinaladkad siya ni Gabriel. Nagtago ang dalawa sa loob ng lumang pabrika at sinabi ni Gabriel kay Kevin na pinabayaan sila ng Diyos. Pagkatapos, pumunta si Kevin sa grocery at habang naghihintay sa pila, nakita niya ang isang bata na lumayo sa kanyang ina. Agad niyang sinundan ito ngunit nang tumingin siya sa mga istante ay wala na ang bata, na nag-trigger ng masamang alaala noong naiwala nila ni Molly ang kanilang anak sa supermarket. Sa kabutihang palad ay muling lumitaw ang bata sa tabi ng kanyang ina, ngunit hindi napigilan ni Kevin na pag-alitan ang ina dahil hindi niya napansin na wala ang bata kanina. Lahat ng tao sa tindahan ay nakatingin sa kanya na parang baliw kaya naman nataranta si Kevin at tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya sa mga lansangan, naisip muli ni Kevin ang oras na nawala ang kanyang anak. Lumingon sila ni Molly ng 2 segundo para kumustahin ang ilang kaibigan, at sapat na iyon para mawala ang kanilang anak. Hinanap nila ito sa buong gusali ngunit hindi nagtagumpay. Maya-maya, ipinaalam ng pulisya sa mag-asawa na nakita nila ang backpack ng bata ngunit wala ito, kaya ipinagpalagay nilang siya ay patay na. Simula noon, palaging nag-aaway si Molly at Kevin. Palaging umiinom si Molly habang si Kevin ay pumupunta sa group support upang maglabas ng sama ng loob. Isang araw sinubukan niyang regaluhan si Molly ng kwintas na nagsasabing nabubuhay siya bilang simbolo ng pag-asa, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Molly. Gusto niyang magdalamhati si Kevin tulad niya at mag-move on, ngunit umaasa pa rin si Kevin na may pagkakataong mahanap nila ang kanilang anak.
Ang sumunod na pagtatalo ay naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa kasalukuyan, kumukuha si Kevin ng alak sa basurahan nang makita siya ng kapitbahay na si Rajit, na nag-imbita sa kanya na maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Naging masaya ang gabi ni Kevin nang biglang ibunyag ni Rajit na alam niya ang tunay na pangalan ni Kevin dahil narinig niya itong sinabi ni Gabriel. Alam din ni Rajit na namamahagi si Kevin ng mga talata sa Biblia, kaya bilang pasasalamat sa kanya, pinakanta niya ang mga anak ng matamis na maliit na himig. Naantig si Kevin sa kislap ng pag-asang ito kaya umiyak siya at nang hilingin sa kanya ni Rajit na turuan ang mga bata, agad namang pumayag si Kevin. Nang gabing iyon, nagbahagi si Kevin ng maraming kwento mula sa Biblia na naaalala niya. Pagkatapos, napansin ni Rajit na may tattoo si Kevin, at ipinaliwanag ni Kevin na kumakatawan ito sa walang laman na libingan. Ginawa niya ito bilang katugma ng disenyo ng kwintas ni Molly. Sa sandaling iyon ang ingay ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong lungsod at ang mga tao sa mga lansangan ay tumakbo upang magtago. Tiningnan ng pamilya ni Kevin at Rajit ang TV para manood ng emergency broadcast na nag-anunsyong bumalik na ang benefactor. Pinaalalahanan ng alkalde ang mga mamamayan na kung kailangan sila ng benefactor para sa anumang bagay, dapat silang makipagtulungan o paparusahan sila ng kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Kevin sa teatro at nagsimulang tingnan ang mga Molly mula sa iba't ibang universo hanggang sa makita niya ang isa na may suot na kwintas, ibig sabihin, iyon ang Molly mula sa kanyang mundo. Si Kevin na nasa sabik ay nagmamadaling pumunta sa control room upang magdiwang at hingin ang address code ng universo, at nang sabihin ni Russo na hindi niya ito maibibigay sa kanya, naging agresibo si Kevin. Agad siyang pinagalitan ni Russo at ipinaliwanag na nawalan siya ng koneksyon nang umalis si Kevin sa upuan, kaya wala siyang code. Gusto ni Kevin na subukan muli ngunit tumanggi si Russo, at sinabing kahit mahanap nila ang parehong Molly na maaaring tumagal ng ilang oras. Ang address ay walang kabuluhan kung si Kevin ay walang espesyal na bracelet, na kilala rin bilang Deviator. Si Kevin na desperado ay tumakbo palabas hanggang sa matagpuan niya si Gabriel, kinaladkad siya sa eskinita para makipag-usap. Gusto ni Kevin na bigyan siya ni Gabriel ng baril para patayin niya ang benefactor, ngunit ipinaalala ni Gabriel sa kanya na ilegal ang pagdadala ng armas at isang kabaliwan na subukang patayin ang Diablo. Nang bigyan siya ni Kevin ng envelope na naglalaman ng mga kwento mula sa Biblia at sinabing ito na ang huli, sumuko si Gabriel at ibinigay kay Kevin ang sariling baril. Kinabukasan, sinubukan ni Kevin na lapitan ang restaurant kung saan bumisita ang benefactor para i-recruit ang susunod niyang shifter. Ang mga pulis ay naglagay ng mga harang sa kalye ngunit ang mga tao ay nagkukumpulan sa anman upang makita ang benefactor, hanggang sa puntong ang ilang mga tao sa mas malapit na lugar ay nakipag-away. Habang ang mga pulis ay abala sa pagharap sa away, si Kevin ay palihim na tumakbo sa restaurant upang hulihin ang benefactor. Gayunpaman sa kanyang pagkabigla, sa halip ay pumasok siya sa silid ng motel. Nalilito, lumabas si Kevin at nakitang muli ang harapan ng restaurant, kung saan kumakain ang benefactor kasama ang isa pang bersyon niya, ibig sabihin ang pinto ay isang teleporting trap. Sa sandaling iyon, pinaputukan siya ng mga pulis at nasaktan ang braso ni Kevin, kaya nagmadali siyang bumalik upang magtago. Sa tuwing sumisilip siya sa labas, nakikita niya ang mga pulis na naghihintay sa kanya. Galit na galit, ibinaba ni Kevin ang baril at sinimulang sirain ang lahat ng mga bagay sa silid habang siya ay tumatawag sa Diyos para sa pagsubok sa kanya ng labis. Nang lumuhad siya upang manalangin, ang benefactor ay lumitaw sa silid at kinuha ang baril bago pinalitaw din si Gabriel sa silid. Agad na itinanggi ni Gabriel na kilala niya si Kevin, kaya't ang benefactor na tila naaliw ay pinaglaho ang baril at inutusan si Gabriel na linisin ang silid. Pagkatapos ay nagbigay ng talumpati ang benefactor tungkol sa kung paanong walang pakialam ang Diyos at muling nag-alok ng trabaho kay Kevin. Sumagot si Kevin sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang anak, kaya sinabihan siya ng benefactor na lumabas sa silid upang malaman ni Kevin na hindi siya mabuting tao. Agad na lumabas si Kevin at nakitang hinahanap siya ng mga pulis. Sinubukan ni Rajit na pagtakpan siya, ngunit binaril siya ng mga pulis. Pagkatapos ay sinundan siya ng mga pulis, kaya tumakbo pabalik si Kevin sa silid at nagtago sa likod ng kama. Hindi agad nakakilos si Gabriel at nang magpaputok ang mga opisyal mula sa labas, napatay din si Gabriel. Nang bumagsak ang katawan niya, nakita ni Kevin ang Deviator sa kanyang pulso, ibig sabihin siya ay shifter noon pa man. Maingat na sumilip si Kevin sa kama at ninakaw ang Deviator, pinindot ang anumang pindutan upang makapag-teleport palabas doon.
Lumitaw siya sa gitna ng disyerto at napansin niyang hindi gumagana ng maayos ang Deviator. Kaya hinampas niya ito hanggang sa lumipat siya sa ibang universo at nalaglag sa gitna ng lawa. Pagkatapos lumangoy, ini-activate niya muli ang Deviator at lumitaw sa loob ng random na kwarto kung saan nakahanap siya ng mga supply para gamutin ang kanyang sugat. Nang tumingin siya sa paligid, natuklasan niyang nasa mental hospital siya at naroon ang tina mula sa malungkot na mundo. Ipinadala siya ng benefactor sa realidad kung saan hindi siya nag-e-exist, kaya itinuring siyang baliw at isinama sa ibang mga baliw. Sinubukan ni Kevin na sundan siya at nakahanap ng isa pang Gabriel na nagsimulang habulin siya na may dalang baril. Lumitaw ang maraming Gabriel sa mga corridor dahil sa kakayahan nila bilang shifter, ngunit nagawa ni Kevin na mawala silang lahat sa pamamagitan ng pagtatago sa isang silid. Pagkatapos, pumuslit si Kevin at hinintay na mapag-isa si Tina upang lapitan siya. Sa una, nagsalita lang siya ng walang kabuluhan, ngunit nang makilala niya ito sa wakas, nabigla siya at nagtanong tungkol sa kanyang pamilya, nagmamakaawa na ibalik siya. Agad siyang hinawakan ng mga gwardya at bigla na lang siyang binaril ng dalawang Gabriel, at pagkatapos ay lumingon kay Kevin. Sa kabutihang palad, nai-activate ni Kevin ang Deviator at naglaho. Sa pagkakataong ito ay lumitaw siya sa realidad kasama ang Kevin na tinanggap ang alok ng benefactor at namumuhay ng marangya kasama ang sinumang babae na gusto niya. Sinubukan ng bidang Kevin na pumuslit, ngunit nahanap siya ng kontrabidang Kevin at tinutukan siya ng baril, pinaputukan ang kisame para magsalita siya. Habang tumatakbo ang mga babae sa takot, ipinakita ng bidang Kevin ang kanyang mukha at ang kanyang Deviator, kaya ang galit na kontrabidang Kevin ay nagpaputok upang subukang kunin ito mula sa kanya. Sa sandaling iyon, nagawa ng bidang Kevin na maglakbay pabalik sa malungkot na mundo at natuklasan na ang lugar ay sinakop ng pulisya. Sa kabutihang palad ay buhay pa si Rajit at bago siya dalhin ng ambulansya, binigyan niya ang kanyang asawa ng drawing na tumutugma sa tattoo ni Kevin kasama ang salitang pag-asa. Sa sandaling iyon nakita ng isang babae si Kevin at inalertuhan ang mga pulis na agad na nagsimulang habulin siya. Tumakbo si Kevin sa abot ng kanyang makakaya at nakarating sa teatro kung saan agad niyang kinuha ang remote para simulan ang paghahanap kay Molly. Swerteng nahanap niya ang kanyang Molly sa unang pagsubok at sinabi sa kanya ni Russo ang address code habang ang mga pulis ay sumugod sa gusali. Gamit ang Deviator, biglang nawala si Kevin. Sa ibang realidad, nahanap ni Kevin si Molly na ayaw makipag-usap sa kanya. Sinubukan ni Kevin na sabihin hindi siya sumuko sa kanila at nagbago na siya, ngunit hindi ito sapat para kay Molly na naka-move on na at itinatago lamang ang kwintas bilang alaala. Biglang may humila kay Kevin sa balikat, ito ang benefactor, na nagbalik kay Kevin sa teatro. Binaril ng isa pang Gabriel ang kanyang Deviator at dinala ng benefactor si Tina bago inamin na inilipat niya ang anak ni Kevin, na naging sanhi upang subukang atakihin siya ng galit na si Kevin. Agad siyang pinigilan ng mga pulis at ang benefactor ay gumawa ng huling alok, dapat pumili si Kevin sa dalawa, ibabalik siya kay Molly tulad ng ninanais niya o ibabalik si Tina sa kanyang pamilya. Habang nag-aalinlangan si Kevin, nabigla si Russo nang makitang muli ang kanyang pusa, na siyang palatandaan ng pag-asa na hinihintay ni Kevin mula sa Diyos. Pinili niyang ibalik si Tina sa kanyang pamilya, at sa muling pagsasama ni Tina at ng mahal niya sa buhay, kinuha ng benefactor ang baril ni Gabriel upang subukang barilin si Kevin. Sa sandaling iyon, pinagpala si Kevin para sa pagpili niyang ibalik si Tina at ipinadala siya sa realidad kung saan si Molly ay single mother at nurse. Dahil gumaling na siya at nawawala ang kanyang singsing, nilapitan ni Kevin itong si Molly sa bar tulad ng ginawa niya sa kanya noong unang pagkakataon, at agad silang nagkapalagayan ng loob. Agad silang nag-date at nagsimula si Kevin ng bagong buhay sa realidad na ito, hindi man ito ang mundo niya, ngunit ito ang kanyang tahanan. Sa bandang huli, pinakasalan niya si Molly at naging ama siya ng kanyang anak, at nagkaroon din sila ng isa pang anak. Tuwang-tuwa si Kevin sa bagong pamilyang ito at naniniwala siyang ginantimpalaan siya ng Diyos, nang doble sa nawala sa kanya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.